iyong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Napupuri mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayo lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa biniyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudyo at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay ang pananampalataya, ang mga kaanib ng bawat simbahan ay dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po tayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ang lahat ang Diyos,
para nga lang siyang malugod. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, para nga lang siyang malugod. Ang Panginoong ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, para nga lang siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, para nga lang siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Kayo kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo ay pumisan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kaniya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napopuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kaniyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung ang tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin. Sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kung ating susumahin ang Ebanghelyo sa umagang ito, isa lang ang sigurado. Uusigin kayo dahil sa akin. Sa kaniyang mga alagad na sumunod hanggang Jerusalem at nakasaksi ng lahat ng kaniyang ginawa, silang lahat ay namangha. Namangha sa kapangyarihan at awtoridad ng taong kanilang sinusundan. Sila ay namangha dahil wala pang katulad ng taong ito sa buong Jerusalem na nakagawa ng maraming himala at nakapagtipon ng maraming tao upang makinig sa kaniya. Kaya nang si Jesus ay nagbibigay
ng dapat nilang gawin, sila ngayon ay nakatuon lamang doon sa sistema ng ngayon. Kasama natin ang ating guro, huwag tayong mabahala. Hindi nga tayo magugutom eh, kasi pwede siyang gumawa ng himala na magparami ng tinapay. Pero nang sinabi ni Jesus at iniyahanda ang kanilang sarili sa maaari nilang patunguhan, ang mga salita ngayon sa Ebanghelyo ay pagpapakita na ang susunod sa kaniya ay makararanas din kung ano ang kaniyang naranasan. Walang aliping higit sa kaniyang Panginoon. Nangangahulugang kung ano ang dinanas ko bilang iniyong guro, yun din ang iniyong dapat maranasan. Ano bang naranasan ni Jesus? Pag-uusig, kapuotan, siya'y inusig, napuot sa kaniya ang sanlibutan. Ang sanlibutang hindi nakauunawa kung ano ang kaniyang bisyon. Nangyari na noon, ang lahat ng kaniyang mga alagad ay kinapuotan ng sanlibutan dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita. Isa lamang naman ang namatay dahil sa katandaan. Pero ang 11 alagad ay namatay ng karumaldumal. Iba't ibang paraan ng kamatayan sapagkat ito ang dapat matanggap ng mga taong sumusunod kay Jesus. Isang ipinako ng pabaliktad, isang binalatan ng buhay, isang parang karneng iniihaw, isang kinaladkad ng kabayo sa plaza. Walang magandang kamatayan, pero sila ay handang magbigay at magbuwis ng buhay para sa taong kanilang sinusundan. Nangyari na noon, at ang pagkapuot ng sanlibutan ay patuloy pa rin nangyayari ngayon dahil lamang sa isang dahilan. Ang sumunod sa kaniya at manatili sa kaniya hanggang kamatayan. Maaaring hindi nakapareho ng dati ang nararamdaman ng mga Kristiyano ngayon. Pero patuloy ang pagkamuhi, patuloy ang pag-uusig, patuloy ang pagkapuot ng tao sa sanlibutan. Lalo na't kung ang ipinapahayag natin ay ang katotohanan at ang tunay na imahe ng Diyos sa ating buhay. This is the price of following Jesus. Huwag tayong masyadong maging komportable sa sarap ng buhay dahil magkaiba ang batayan ng mundo sa batayan ng Diyos. Kaya nga po sa panahon ngayon, the persecution o ang pag-uusig sa isang Kristiyano ay nasa ibang level. Maaaring hindi pisikal na pagpatay, pero nakamamatay ng pananampalataya. Ang pagpapahayag ng mabuting balita sa panahon ngayon ay napakahirap.
kahit na tayo ay may social media or any means or platforms, napakahirap pa rin dahil lahat ng sasabihin mo, lahat ng ipaliliwanag mo, lahat ng ibubunyag mo ay hindi tinatanggap ng sanlibutan. We are being persecuted day after day. Kung hindi kayo aware, tingnan natin ang ating kapaligiran. Tingnan natin ang social media. Kung papaanong mas maraming masasama at masasakit na salita ang sinasabi tungkol sa Diyos, wala naman silang mabuting salita para sa iba. Iyon ang world conformity, na kapag hindi ka kasama sa nangyayari sa mundo, you will be hated. Kailangan kakampi ka ng mundo para ikaw ay magtagumpay. Pero hindi iyon ang ating kaduluhan, sapagkat ang katapusan ng ating mundo ay ang mapasama sa kaharian ng Diyos. Bakit ko ito nasasabi sa inyo? Napakasimple. Sa panahon ngayon, madaling maghanap ng mali kesa sa tama. Kung napanood nyo nga yung isa sa mga reels sa Facebook, merong ibang kapatid na hindi natin kasama magsisimba sa Quiapo, magre-record ng sinasabi ng pari, pagkatapos ipopost sa Facebook at sasabihin ang salita ng demonyo. Narinig ba niyang sinabi ko ang demonyo? Narinig ba nilang ang pari ay pumupuri sa demonyo? Narinig ba nila na sa buong kabuuan ng ating misa ay tinatawag natin ang demonyo? Sino ba ang takot sa krus? Sino ba ang takot sa banal na misa? Sino ba ang takot na pumasok sa loob ng simbahan? Hindi ba't mga demonyo? Tapos ibinabalik nila, inuusig ang mga taong nagsasalita ng tama. Inuusig ang mga taong nagpapakita kung ano ang katotohanang dapat nating isabuhay. Yun po ang batayan ng mundo sa ngayon. Kahit na ang isang salitang sasabihin mo, kapag hindi nila gusto, uusigin ka at sasabihan ka ng masama. Isang araw, may lumapit sa akin. Sabi niya, "Father, I really like your homily tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan. Kaya ako nagsisimba araw-araw." After a week, lumapit na naman, "Father, I don't like your homily." "Bakit po?" "Kasi ang homily mo tungkol sa huwag kang makikiapid. Dapat walang kabit." Sabi ko, "Bakit po?" Doon ko nalaman, kasi siya mahilig mambabae. Ang taong hindi nakikialam ay hindi nasasaktan. Pero kapag ikaw ang natamaan, nasasaktan ka dahil ayaw mong marinig ang mga bagay na tama
at tunay. Kaya ang gusto mo lang, pupurihin ka kahit na sa kabila ng iyong pamumuhay, namumuhay ka sa mali at sa kasalanan. Ito ang batayan ng mundo. Nasa mundo ka kung hindi mo nauunawaan ang salita ni Jesus at ang mga kahulugan ng kaniyang mga utos. Huwag kang mangungodiko. Huwag kang magchichit. Huwag mong sasabihin natanggap mo o narish mo ang pagiging cum laude, pero sinungaling ka naman sa pamamaraang iyong ginagawa. Yun ang standard ng mundo. Hayaan mong magtagumpay ka, pero dinadaya mo ang sarili mo at ang Diyos. Walang kwenta, walang patutunguhan. Dahil ang tunay na naglilingkod at sumusunod sa Diyos ay nabubuhay sa katotohanan. Kahit na ayaw ko ng naririnig ko at nasasaktan ako, ito'y paraan ng Diyos upang gisingin tayo at dalhin sa katotohanan ng buhay. Huwag kang magtatanong sa Diyos kung bakit. Dahil ikaw naman ang gumagawa ng mga desisyong hiwalay ang Diyos sa iyong buhay. Huwag tayong magtatanong sa Diyos. Nakahihiya sa Diyos na ibinabalik natin sa Kanya ang mga problemang hindi naman Siya ang may gawa kung hindi tayo rin. Dahil sa katigasan ng ating ulo at hindi pagsunod sa kaniyang salita. Freedom is what it takes. Nirerespeto ng Diyos ang kalayaan ng bawat isa, pero ang kalayaang ito ay dapat nakaugat sa katotohanan at nakaugat sa kaniyang mga salita. Mauunawaan lamang natin ang nangyayari sa ating buhay kung alam nating kumonekta sa Diyos at makilala ang Diyos sa kaniyang pagiging tunay at makabuluhang kasama sa paglalakbay. Madali nating matatanggap, madali nating mauunawaan, at madali tayong makatutugon sa hamon ng buhay. Ang standard o batayan ng Diyos ay palaging batayan ng pag-ibig at batayan ng awa. Huwag nating hayaang tayo ay masukol ng kaganapan ng mundo para masabing tayo'y tao. Hindi po. Ang pagiging tao ay kasangkot sa buhay ni Kristo. Pagpalain tayo ng buong may kapal. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong kagalakan nating purihin ang Panginoon na bumubuhay sa kaniyang anak mula sa mga patay. At dahil dito ay nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabuting aral, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo,
naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinagnililayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, hinirang mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap, bunga ng pagkaunawang muli kaming bubuhayin sa pamamagitan ng mapagligtas na kapangyarihan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Poong Jesus Nazareno, ang ating lakas sa oras ng pag-uusig. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng liminister. Sumunod po tayo. Katawan ni Kristong aming tinatanggap, nagbibigay buhay, kaligtasan, ganap, dakilang kaloob na sa amin bigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristong sa krus ay umagos mula sa sugat niya't tagilirang inulos. Dugong naghugas sa salang nagawa ng taong naglilos sa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin
at lahat ng bansa o sakramentong banal na kahanga-hanga. Tanggapin natin buhay niyang biyaya o sakramentong banal na kahanga-hanga. Papurian natin at lahat ng bansa o sakramentong banal na kahanga-hanga. Tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalaala sa nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mong aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inararal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, niniwalhatan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niniwalhatan ka namin.